You ready? Nah, magandang araw sa inyo mga guys. Magandang hapon, hapon po ngayon mga guys. Araw ng Martes, January 2, 2023 mga guys. Belated Happy New Year sa inyong lahat mga guys. Sa muli, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-like, share and subscribe at comment sa aking YouTube channel, Dragon Channel Vlog mga guys, at saka sa Palupa Channel. Shout out pala sa Chinilas ni Ria, ni Ras. Channel rin po sa YouTube yan mga guys, GP Ikal. Palupa Channel, pasawayon ka bro, Cabin Doors TV. Yan mga guys, isa namang panibagong yugto ng ating buhay sa pamamagitan ng isa namang taong ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos Amang Makapangyarihan mga guys. Ayun mga guys, kung hindi pa kayo nakalike, share and subscribe, pakilike, share and subscribe sa ating Dragon Channel Vlog, Palupa Channel, Chinilas ni Ras, GP ka, pasawayan ka bro, Cabin Doors TV mga guys. Yan mga guys, abangan nyo mga i-upload pa namin mga video, adventure, batas palupa sa pamamagitan ni Palupa Channel. Ngayon mga guys, i-cover natin siya mga guys. Muli na naman siyang magbabahagi sa inyo mga guys na mga komento at batas palupa mga guys. Dito mga guys sa Palupa Channel o dito sa Dragon Channel Vlog ay mapupulot kayong mga aral patungkol sa batas ng lupa mga guys. Panoorin nyo lang, sana hindi kayo magsawa mga guys. Sana sa buong isang taon ay magsama-sama tayo dito sa channel natin mga guys. Kaya sa muli, thank you very much sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, shares, and comments. Thank you, naway pagkaloob ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang malusog at malakas na pangangatawan sa buong buhay natin mga guys. Ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan sa buhay, karamdaman at kung ano pa mga kalamidad, trahedya o mga pandemic mga guys. Kaya ito na mga guys, abangan nyo si Palupa Channel, panoorin nyo to mga guys ha, para may makukuha na naman kayong mga idea patungkol doon. Magbibigay siya ng komento sa mga sinasabi ng ating mga magigiting at kagalang-galang na mga senador mga guys. Panoorin nyo mga guys. What's up? Ating batas. Mga kababayan, ito po ay pakikinggan natin ang sinasabi ng dating sekretary na si Attorney Harry Roque, mga idol. So mga idol, napakinggan nyo na yung sinasabi po ni dating secretary Attorney Harry Roque, ang tagapagsalita ni dating President Rodrigo Duterte. Sino talaga ang may-ari ng Pilipinas? Yung sinasabi lang, government o yung sultanit ng sulong. So mga kababayan, mismo si Harry Roque nagpasalamat sa Sultanate of Sulu na siyang nagpatitulo sa Republic of the Philippines. Pero karamihan po ng mga government agency na nag-aangkin, tulad na lang po ng DF. Maraming salamat po sa iyo, Senator Amy Marcos, yung DE na yan, pinalakay mo yan. Tama po kayo yung mga sinasabi mo. Nandyan, pinapatikos niyo po yan. Napanood ko po yan. Maraming salamat sa iyong pagpatikos sa DE na yan. At ngayon, ito po ang katotohanan kung sino may-ari ng Pilipinas. Mga kababayan, pakinggan niyo po maigi ang mga talumpati ni kagalang-galang dating sekretary Attorney Harry Roque. So mga kababayan po, kung napakinggan niyo po ang mga sinasabing yon,
kung sino talaga ang may-ari ng Pilipinas. Iba po, 17th century pa lang, o 14th century, o 13th century, nandito na po at sulit. So tapos ngayon, nakipag-agreement lang ng government noong 1899 at 1900. So mga kababayan, ang linaw-linaw po ng sinasabi ni Hera Roque, kung inyong napakinggan. Maraming salamat po, Attorney Hera Roque, na yung pong ano itong katotohanan. At mga kababayan, ito po ang sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla. Pakinggan po ninyo ang kanyang kahilingan na dapat respetuhin ang Sultan Consul. Yan mga guys, may pinapanood siya doon yung sinasabi ni Hare Roque at saka ni Senador Robin Padilla mga guys. Ang sinasabi po sa Senator Robin Hood Padilla. Ito po ay hiniling niya na respetuhin natin ang Sultanate of Sulu. Na sana respetuhin nang nandyan sa mga government agency. Marami po kasing government agency na hindi naniniwala sa Sultanate of Sulu. Tulad nila ng DA, BPI, etsitira na lang dyan, anong na lang dyan, hindi naniniwala sa may-ari ng Pilipinas. Akala niyo patay ang may-ari ng Pilipinas, ang tagapagmana. Buhay pa po ang tagapagmana. Tandaan po ninyo yan. Hanggat buhay ang tagapagmana, pilit po niyang ilalaban niyang nasabi niyo kayong may-ari. Lalabanan po niya kayo. Doon sa International Court, magkita-kita po. Malapit na. Kayong nandyan, naka-ano dyan, tulad ng Marina. O ikaw kapitan dyan sa Bagusero. Yan ang sinasabi, kung wala kang alam sa batas, manahimik ka. Wala kang alam sa batas. Tumakbo ka pang kapitan dyan o pagawad dyan. Wala ka palang alam sa batas. Alam niyo mga kababayan, dapat po nating tandaan ang dapat ang piliin natin sa darating na eleksyon kung magkaroon ng eleksyon. Yung may talino, may alam sa batas, hindi yung puro pinto. At kung mga kapabayan, tulad dyan sa Bagusero, sinasabi niyo yung government kung may-ari. Hindi niyo ba alam, lalo na kay Marina, BPI, DE, o DNR, sabi niyo public domain? Sabi niyo public domain? E ang problema ano yung batas ng Republic Act 7279, Section 11, nagsasaad dyan na babili ng pamalaan para mabahagis pa publikong lupa o public lupa. Mismong presidente bumibili. Kayong nandyan tuloy, mga agencies lang kayo. Kayo ang nagmamatikas, nagyayabang. Samantala ang presidente bumili o bibili pa lang lupa. Naghanap siya ng 1,000 hektar. E ang problema ng mga nandyan sa pangalan natin, talagang pinipilit nilang anuhin yung pag-aari. Wala ka kayo dyan, wala pa tayo, nandito ng Sultanate of Sulu. Ako po bilang kinatawan ng Sultanate of Sulu na binuo ni Prince Abdulrahman Muhammad Kiram ang Sultanate of Sulu, Philippine Land Recovery Group, bilang administrator niya. Tinuklas ko rin po yung katotohanan. At yun nga, natuklasan ko rin at napanood ko rin yung panayam ni Senator Robin Hood Padilla at dating secretary Attorney Hare Roque, ang tagapagsalita ni dating President Rodrigo Roa Duterte, Attorney Hare Roque, at si dating senator, si Juan Ponce Enrile. Pakinggan niyo mga kababayan itong sinasabi, para nalaban niyo ang katotohanan. Hindi po ako nasasalita dito na walang prueba. Mayroon po. So mga kababayan, inyong napakinggan ang sinasabi ng mga sinasabi. Lalo na si Iwan sa Pusin. Ang respetuhin mo lang. Wala pa ang government, nandiyan na yan ang agreement na yan. Naku po. Marami na talaga hindi marunong magtingin-tingin ng batas ng mga kaya. Hoy, gumising kayo sa katotohanan. Mayroon po tayong korte. Hindi po kayo basta-basta pwede pumasok. Ang sabi nyo magdidemolish kayo. Nandiyan sa Davao, napapasok. Marina,
sinasabi niyong government. Makita-kita sa isyo international. NCIP, nangahapi, National Commission on Indigenous People. Yan ang anggap ka na pa. Ano din yun? NCIP, National Commission on Indigenous People. Section 1 pala, Section 2. Anong nakasahag dyan? Diba proteksyonan ang mga indigenous people? Anong ginagawa ninyo? Nanggidimulis kayo, nangaangkit kayo ng lupa, ginagamit ninyo yung pagka-indigenous people, puno, na government agency. Alam nyo, hindi kayo ma-recognize kung hindi dahil sa kaibigan namin, kasamahan namin, it's a FB na yan. Siya ang nagsulong dyan. Alam nyo, tagagulakan yung nagsusulong dyan. Baka ma-recognize lang sa Malacanang, tapos ngayon, nagyayabang kayo. Sa pangaw, matong doon sa kalabaw, naging kalabaw na rin. Ang mga kababayan, kung lagi ganyan yung nasa nakaposisyon, kawawa tayo mga mahihirap, apihin tayo mapapihin. Ganun tayo magbabago ba yan? Alam nyo, kayong nasa government agency, kung sinasabi ninyo kayo ang may-ari, sa ngayon kayo may-ari. Pag kahit tumanda na, o kahit ako nga, kahit inaano yung lupa na yan, dahil balang araw, tayo din ang kakainin ng lupa. Doon nyo naintindihan. Huwag mo tayo magmataas. Dahil sabi ng Panginoon, sino yung magmataas? O saan yung ibababa? Ang kababayan ko, pinapaalala ko ulit. Itong aking programa ang Palupa Channel dito sa YouTube. Naway, marami pang makaalam o makasubaybay nito itong aking mga sinasalita para mabuksan ang kanilang isipan o katotohanan na ang Sultan Kutsulo ang may-ari ng Pilipinas. Hindi po rin pang government, no. Sultan Kutsulo. Noong bang 17th century may government? At alam niyo ba ang Pilipinas? Ito ba ang Pilipinas noon? Hindi niyo alam. Magsiyasat kayo. Maghanap kayo ng katotohanan. Mga kababayan ko, marami po sa ating nabulag sa katotohanan. Ako po, Diyos ko. Patawarin nawa yung mga nagharihan ngayon nasa government. Nimbis kayo na tulungan ang mga taong bayan kung mga nandyan sa laylayan. Inaiangat. Iangat sana. Eh ang problema, imbis kayo naiangat, inaapakan. Kapitan, dyan sa Bago Zero, mag-isip po kayo. 2023 na, abangan nyo na ang kaso ninyo. Tingnan natin, kung hindi kayo ano dyan sa korte. Tingnan natin, kung bootsman tayo sa Ligang Bayan. Tingnan natin, gusto ko yung tanggal yung mga ano ninyo. Para wala na kayong pa. Kasi para kayong magyayabang na. Umaabuso na kayo. Inaabuso na niyo ang katotohanan na itong may-ari. Itong ano, respetuhin dapat. Tanawagan ng ating mga senator. Respetuhin. Tapos kayo, nasa bababa lang, kapitan. Excuse me, sa Tamarin Bulacan. Hindi naman ano tayo. Mga matataas po noong pinag-aralan. Bakit nag-aralan yung batas? Ako, hindi ako nag-ano sa pinag-aralan ko. Pinag-aralan ko yung mga batas para sa mga mamamayang mahihirap na mayroon silang matutunan na batas para respetuhin. Pero kayo mismo, nandiyan nakaupo, hindi marunong respeto sa batas. Diyos ko po, hinalal kayo dyan. Sinong naghalal sa inyo? Alam mo, umupo lang kayo dyan. Walang naghalal sa inyo. Diba taong bayan? Sa government agency. Ang yabang-yabang ninyo. Sino ba ang nagpapasweldo sa inyo? Sino ba ang nagpaupo-upo sa inyo? Kapitan, kagawad, niyo, congressman, gobernador. Hanggang senado, hanggang presidente. Sino ba ang nagpaupo sa inyo? Di ba taong bayan? Pinipili kayo. Maglingkod kayo, magsilbi kayo ng maayos. Hindi yung servisyo kayo ng puro kalukuhan. Buti na lang, nandiyan po yung anim na senador. Lalo na po si Senator Idol. Idol Rafi Tulpo, maraming salamat sa iyo, Idol. Saludo po ako sa inyo. Kayo ang pag-asa ng bayan.
at Robin Hood Padilla. Saludo po ako sa inyo. Tinalakay niyo po niyo. Sinatok Amy Marcos, tama lang po, batikusin yung DA na yan. Tama po, yung inano niyo, nandyan po lahat siguro ng korupsyon. DA na yan, wala pong pinapangalan, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag po magali. Senator Amy Marcos, saludo po. At dyan naman, kay Senate President Zubiri, maraming salamat sa inyo. Bukuksan po ang at lalo na kay Coco, Senator Coco Pimentel, maraming salamat sa iyo. Saludo po ako. Na ano po, ng Torrance title. At Senator Jibin Hansito, saludo po ako sa iyo. Binubuksan niyo po na po ang Torrance title. At Senator Subiri, saludo. So, yung mga senador na banggit ko, alam na senador lang po gumagawa. Siguro na lang ano ngayon, action. Torrance title po. Hoy, kayong nandyan sa government agency, tandaan ninyo ang batas. Hindi ginawa yan para sa inyo. Para yan sa taong bayan. Huwag ninyong lilaki ng taong bayan. Maawa kayo, hoy. Kumising kayo. Sino nagpapasulo sa inyo? Government agency? Sino nagpapasulo sa inyo? Huwag niyo sabihin. Kung walang tambayan, may sulo kaya kayo? May trabaho kaya kayo? Alam niyo mga kababayan ko, nakatalungkot ng isipin na yung mga mayaman, lalong yung mayaman at yung mayabang, yung iba, hindi ko nila lahat. Kung mahihirap, lalong naghihirap. Halos wala na makain. Tulad ngayon, sinasabing bababa yung bigas. Ano nangyari sa atin? Dahil tumataas ang bigas dahil sa mga subdivision na yan. Yung pala yan, ginawang pabahay, anong nangyari? Makain ba yung bahay? Oo, matitirahan. Pero isiguro ninyo na yung pala yan, hindi pa kialaman. Yung nagiging ano tuloy, nangyari, naging subdivision, no? Housing. Ito namang inits eh. Saan kayo bumili ng lupa? Paano kayo nagkaroon ng lupa? Sabi niyo government. Eh ano yung Republic Act 7279, nire-respeto ba ninyo? Eh ano po sa Senado? Bakit ginawa ang ganyang batas na hindi pala nire-respeto? Lahat ng batas na ginawa na hindi nire-respeto ng mababa, eh dapat alisin na yan. Huwag na tayong sumunod sa batas. Wala na akong batas na susundin kung ganyan man na hindi sinusunod ang batas. Ginawa yung batas para sundin. Ang tagapagmana ng Sultan Absolo, ang may-ari ng Pilipinas, sumusunod sa batas. Kayo tuloy na gumagawa dyan at naprubahan yung batas na yun. Hindi mo sinusunod, government mo. Bagay, 2023 na. Ito na yung inasahan na lahat ng nandyan gumagawa ng kalokohan, magkakaroon ng kaso. Sa follow-up na yan, international, at itong Republic of the Philippines, international na lang ang mag-decision kung sino talaga ang nangyari. So mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa ating channel, Palupa Channel, dito sa YouTube na ito. Maraming salamat po sa inyo, lalo na sa subscribe sa atin, yung mga bagong subscriber natin, at na yung darating. Maraming salamat sa inyong lahat. Naway subaybayan po ninyo lagi yung ating in-upload mga video. Hindi lang po puro gala, hindi po puro pinto-pinto lang. Mayroon po tayong batayan. Republic Act 7279, Section 11. Mga kababayan, pakitingin po ninyo yan. Republic, Presidential Decree 316. Mga kababayan, pakitingin po ninyo. Presidential 1143. Mga kababayan, pakitingin po ninyo. Mga kababayan, pakitingin po ninyo. Presidential 1559, Section 3, pakitingin po ninyo mga kababayan. At Section 113, 113, Section. Torrance title po, sundin. Mga kababayan, sana inyong maunawaan ang ating saloobin. Tayo naghihirap ngayon dahil sa mga korupsyon na nangyayari. Buti mayroong tumuklas at pilit nilang binabago. Maraming salamat po sa inyo, mga senador na nabanggit ko. Ayun yung pagtalakay. Maraming salamat.
ating positif na kasalamatan po na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa iyo, President. Maraming salamat sa lahat ng nagniwala dito sa YouTube channel po, dito sa ating mga panayaman. Pero yung mga gumagawa ng kalokohan, yung gumagawa ng katarantaduhan, eh, malapit na kayo mabulgar. Nandyan po si Senator Edwin Capito. Mabulgar din kayo at Senator Robinson Padilla. Mabulgar kayo. Tandaan po muna. Wala kong usok na nangahawakan. O wala kong tubig na nangahawakan. Yan po ay naghahanap po malaga ng buhay. Wala po tayong hangin na mahahawakan. Tumatagot po. So mga kababayan ko, maraming salamat po hanggang sa muli po namang pagtalakay na may maintindihan po ninyo ang aking salubin at yung mga sinasabi po ng Senator Wright na kita ko sa inyo. Maraming salamat po. Bye! Ayun o mga guys, tapos na si Palupa Channel sa kanyang panawagan sa ating mga kinauukulan mga guys, sa mga ayon siya ng gobyerno sa ating sa pagpapasalamat niya sa ating mga magigiting na senador na sila ni Senate President Big Subiri, si Senador Robin Padilla, Senador Rapi Tulpo, Senador Amy Marcos at Senador GBR Sito Estrada mga guys. Kaya yan mga guys, sana ang lahat ng senador ay maging katulad nila na marunong tumingin at marunong kumilala sa tunay na sitwasyon ng ating bansa sa pamagitan ng palupa mga guys. Sapagkat nakakalungkot nga isipin na ang mga senador, kumbaga ay mataas na silang estado ng ating gobyerno ng politiko mga guys. Subalit nare-relate nila ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Subalit ang ibang mga politiko natin, ang mga lingkod bayan na nasa local government kung tawagin natin sa mayor, sa bayan, mga city, mga bayan o mga barangay, pagdating sa sitwasyon ng palupa ay lagi nilang pinangangalandakan na ang lupa po, ang kalupaan ng Pilipinas ay pagmamayari ng ating gobyerno. Oo mga guys, dahil sa mga ginagawa nilang mga batas para doon, para sa sarili nilang kapakanan mga guys. Kumbaga, ang mga batas, may batas nang ginawa, gagawa sila uli ng panibago para sa sarili nilang interest mga guys. Yun lang po mga guys. Subalit kung ating saliksikin ang mga batas patungkol po sa lupa mga guys, isa lang ang may tagline ng original na titulo. Ang Sirwan, ang T-OCT-01-4 sa pagmamayari ng royal family o ng mga kiram na si Jamalul Kiram Dasikan mga guys, o si Lakalakonya Tagyan Talyano at ang kanyang anak na si Prince Julian Macluid Talyano na si Julaspi Muhammad Chua Kiram Dasikan mga guys. Ngayon lumutang ang sinasabi ang anak ng pang-28 na sultan kay Princess Gansatol mga guys, na si yung tinatawag ng The Missing Son na sa Prince Abdurrahman Muhammad Chua Kiram Dasikan mga guys, na siyang una sinasabi natin metal owner signatory with global immunity mga guys, na siya ang kumakatawan sa tinatawag nating Judge Pihaw o Wonder Boy. Ngayon mga guys, palaging ini-ignore yan ng ating mga ahensya ng gobyerno. Hanggang ngayon mayroon pa mga ahensya ng gobyerno na hindi tumutugon sa mga pinapadala namin mga letters sa kanila mga guys patungkol sa ganyang usapan. Kaya nakakalungkot nga isipin na kung sila kaya ang kanilang mga tinatawag lang pagmamayari ay ganun ang gagawin, matutuwa kaya sila mga guys? Lalo na ang tinatawag naming prinsipe ay hindi natutuwa sa mga nangyayari mga guys, sapagkat ang Pilipinas, ang estado ng ating bansa ay nangungupahan lamang po o magbibigay ng tax dapat sa royal family. Subalit sa hindi naasahang pangyayari at sa nakakalungkot na sitwasyon dahil sa mga oligarko o maghahaman sa mga kayamanang pangmaterial mga guys,
ay siya yung yumuyurak sa karapatan ng royal family, mga guys, na nire-revisa nila mga batas para tuluyang maglaho yung talagang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng royal family, mga guys. Kaya nakakalungkot isipin. Kaya po, ang tempo ng Philippine Land Recovery, ng Sultanate of Sulu, Philippine Land Recovery Group, ay patuloy na nagsasaliksik at patuloy na gumagawa ng paraan para mabawi ng royal family ang kanilang karapatan, mga guys. Kaya gaya ng sinabi ni Palupa Channel, ang mga local government agency, mga kapitan at mayor na nangangalandakan ng kalupaan ng Pilipinas ay sa gobyerno. Magkita-kita nga po tayo, mga guys, sa International Court. Yan, mga guys, ang maliwanag. Ngayong 2023, abangan ninyo, isa-isa kayo. Tatanggap kayo ng mga demanda sa International Court, mga guys, para maunawaan ninyo na ang aming isinusulong na pagbabago hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino, mga guys. Sapagkat kung hindi nyo man mayupo ang prince bilang king ng ating bansa, ay kahit kilalanin nyo lang, magkaroon ng tunay na pagbabago ang ating bansa. Mahal na Kapangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa mga in-upload kong picture nga po, kasama ko ang iyong kapatid na babae. Panoorin nyo lang po sa Drago Channel Vlog. May in-upload ko ako mga pictures doon. Kasama ko ang dalawa mong kapatid. Yung kapatid mo sa anak ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Muslim. At ang kapatid mong babae na nakasama ko mismo doon sa bahay ni Prince Abdurrahman Muhammad Chuakira Basikan. Sana mag-usap kayong dalawa para sa ikabubuti ng ating bansa at sa ikabubuti ng bawat isang sambayan ng Pilipino. Naway maintindihan nyo ang saloobin ni Palupa Channel. Naway maintindihan nyo rin ang aking mga sinasabi. Kung kami may nagkamali, pasensya na po kayo. Subalit, hindi namin to ginagawa para lang pahihayin ang marami. Ginagawa namin to para sa ikabubuti ng nakakarami. Kung hindi man mayo po si Prince Abdurrahman Muhammad Chuakiram Dasikan, ay patuloy tayong tatamasa ng mga paghihirap, mga guys. Kaya hindi lamang kasi to sa Pilipinas ang pinag-uusapan natin, kundi ang pinag-uusapan rito, kundi ang kapakanan ng lahat ng tao sa buong mundo. Sapagkat batid ng lahat at ng mga pinuno ng bawat bansa, naging presentasyon, naglapse ito ng 2005, mga guys, at na-extend ng 2008. Ngayon, ang mga naging printa ng pira, mga guys, wala nang good community backup yan, kasi nag-lapse na nga po. Subalit, sa lahat ng bansa na may utang sa mga kiram o sa royal family o sa pinuproseso ni Pangulong Ferdinand Ignorin Marcos, hindi pag-usap lang po kayo kay Prince Abdurrahman Muhammad Chuakiram Dasikan, tiyak magkaroon ng lunas ang ating mga tinatawag na karamdaman sa bawat bansang kinalalagyan natin. Sapagkat ang pandemic ay isang covered yan sa kahirapan. Hindi yan COVID, kundi covered. Covered sa kahirapan, mga guys. Sapagkat gumagawa ng paraan ang bawat bansa upang magkaroon ng pundo o budget para sa kanila-kanilang mga nasasakupan. Subalit, hanggat hindi magkaisa at hindi nyo kilalanin ang metal owner signatory ng bansang Pilipinas sa pamagitan ng royal family o ng tagapagmana ng The Missing Son na sa Prince Abdurrahman Muhammad Chuakiram Dasikan, ay wala tayong magaganap na pagbabago sa mga hinaharap. Kaya kung hindi siya kilalanin ng buong mundo, lalo na sa 300 committee o sa 117 nation na may utang kay Pangulong Ferdinand Marcos o sa kayamanan ng mga kiram sa pamagitan ng mga ginto o ng mga precious stones, hindi ko alam, mga guys, kung anong magiging kahihinatnan ng hindi lang ng bansang Pilipinas kundi ng buong mundo. Kaya nga po nagkakagulo na eh, dahil sa kahirapan. Subalit, tugunan nyo lamang po, kausapin nyo ang prinsipe. Kung kayo'y nag-aalinlangan at iniisip nyo siya'y piki, bakit hindi nyo sasubukan kausapin
para malaman nyo kung piki nga. Sapagkat maraming nagsasabing silang tunay, withdrawin nyo ang kayamanan sa London, mga guys. Sa lahat ng nagpapakilala, pumunta kayo sa bansa kung saan pwedeng withdrawin ang nasasabing kayamanan para malaman nyo kung tunay kayo. Subalit sa friends, kilalanin nyo at marami kayong matutuklasan. Marami kami documents na hawak na hindi namin pwede ipakita sa social media sapagkat masyado ng confidential yun. Kaya abangan nyo, mga guys. Sana mahal na Pangulong Ferdinand Marcos, mag-usap kayo ng iyong kapatid. Ma'am, kung mapanood mo tong Dragon Channel vlog muli sa Palupa Channel, sana kausapin mo utol mo, ma'am. Ako to, yung nakarakbo doon kay friends, Abdul Akbar, na kaibigan ng iyong kapatid. Hindi ko nabanggitin yung pangalan mo, hindi ko nabanggitin yung pangalan ng kapatid mo, pero kung makita mo ako, siguro naman nakikilala mo ako sa na tayo ay nagkita-kita na. Sana magtulong-tulong tayong lahat para sa tunay na kaganapan ng pagbabagong ating hinahangad, sapagkat karamihan sa ating politiko ngayon, sa mga opisyal ng ating gobyerno, sa mga government agency, ay pagbabago ng kani-kanilang sarili ang kanilang hinahangad, sapagkat kung pagbabago ng ating bansa o ng bawat isang Pilipino, dapat pigilan na ang korupsyon. Maraming naglilingkod ng tapat sa kanilang mga tungkulin sa magkakaiba't ibang mga posisyon. Subalit, marami ring naglilingkod sa publiko na may palukoloko. Yan, mga guys. Hindi sila nagserbisyo sa publiko ng tapat, kundi nagserbisyo sila sa publiko ng may palukoloko, mga guys. Kaya ako'y lubos na humahanga at gumagalang at sumasaludo rin po, mga guys, sa mga nabanggit ni Palupa Channel ng mga senador. At saka kay shout out Colonel Bosita, sir, sa ARSAP. Magandang araw po sa inyo, sir. Natutuwa ako tuwing napapanood ko yung mga videos nyo. Marami kayong natutulungan ng mga motorista na abuso ng ating mga kapatid na nasa posisyon sa pamagitan ng mga enforcer natin o mga naglilingkod patungkol sa batas cap ito. Kaya naway marami pang maging katulad mo, sir, natutulong sa mga motorista natin. At ako rin ang nanawagan sa mga kapatid kong motorista. Mga guys, dapat magmamaniho tayo ng nasa tama, mga guys. Huwag tayong magmamaniho ng padalos-dalos. Kailangan masdan natin ang ating paligid. Subalit, kailangan rin nasa tamang tayo. Kung ito sa papel, driver's license, resto ng motor, mga guys, importante yan. Kasi kung wala yan, mga guys, isa rin tayong pasaway sa ating sa ating lipunan. Kaya hanggang dito lang, mga guys. Kung di pa kayo nakalike, share, and subscribe, pakilike, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Dragon Channel Vlog, Palupa Channel, Chinilas ni Ras, Cabinos TV, Pasaway Un Cabro, mga guys, GT Ikal, at sa Sinag Vlog, mga guys. Kaya yan, mga guys, ha, pakilike, share, and subscribe na lang, comments na rin, mga guys. Maraming salamat muli sa lahat ng nag-like at nag-share at subscribe sa aking Dragon Channel Vlog, Palupa Channel, mga guys. Naway pagkaloob sa atin ang malusog at malakas na pangangatawan sa buong buhay natin habang tayo nabubuhay. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga gagawin, huwag tayong makagawa ng mali sa paningin ng ating Diyos Amang makapangyarihan, sapagkat dito sa sanglibutan ang lahat ng bagay gaya ng kanta ng asin na tuldok. Tuldok lang tayo, mga guys, na haayaw natin sa gusto natin, mawawala tayo ng gaya ng isang bula pag ang Diyos na magpasya. Kaya habang tayo ay malusog pa at malakas, dapat nating isaalang-alang
ang lahat nating gagawin sa kalooban ng ating Diyos Amang makapangyarihan. Sapagkat pag tayo'y wala ng lakas at nakaratay na sa ating higaan, aabot tayo sa punto na bigla na lang bawiin ang pinagkaloob niyang buhay sa atin o hininga anong may paliwarag natin sa kanya, pagharap natin sa kanyang kaharian, mga guys. Tahakin natin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Tahakin natin ang landas na yan, mga guys, at huwag tayong gumawa ng mali, sapagkat ito ay pagtahak sa landas patungo sa naglalagablab na apoy na kung tawagin natin ay impyerno, mga guys. Naway ang lahat ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kahit anumang relihiyon natin, kahit anumang paniniwalang mayroon tayo, isa pa rin ang ating hinahangad. Ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Diyos Amang makapangyarihan doon sa kanyang kaharian, mga guys. Sapagkat ito nga ang ginagawa natin dito sa lupa, na busy tayo sa lama kayamanang pagmaterial. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang lahat ng yan ay sinisira ng tanga at kalawang yan at ninakaw ng mga magnanakaw. Totoo nga po, mga guys. Ninakaw na nga, mga guys, nanakawin pa ng iba. Yun, mga guys. Kaya focus tayo. Gumawa tayo ng tama sa kanya. Yun ang hindi kayang nakawin ng mga magnanakaw. Hindi kayang sirain ng kalawang o ng tanga man, mga guys. Pero muli, magandang hapon, mga guys. Naway ito'y magbibigay ng liwanag sa ating puso't isipan. Kaya pasensya na sa mga tinatamaan na sa pagbabahagi ng Palupa Channel at sa aking mga sinasabi. Sabi nga ni Palupa, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Yun, mga guys, kami lamang po ay nagbibigay ng pagbabahagi sapagkat kami ay lubos na nalulungkot sa kalagayan ng ating bansa. Hindi lang naman po ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Kaya hanggang dito na lamang po ako, mga guys. Abangan nyo muli ang mga muli pang panawagan ni Palupa Channel sa kanyang Palupa Channel, mga guys, at dito sa ating Dragon Channel Vlog. Kaya what's up sa inyong lahat, mga guys.